Magandang araw mga kaibigan! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Nandito tayo ngayon para ibahagi sa inyo ang panibagong kwento ng pag-ibig ni Nafina at Joaquin. Pero bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe, like at bell icon para updated ka sa bawat uploads ko. Kaibigan, ating tunghayan ang magpapatuloy ng ating kwento. Narito ang 13 kabanata. Panay ang liad ko, kaya lalo akong napasiksik sa katawan ni Joaquin nang pagbutihin pa niya ang ginagawa sa hiwa na hawak nito. Tila na wala na ako ng hiya nang kasabay ng mabilis na ginawa nito sa likuran ko. Ay pinagbuti namang daliri nito ang paglalaro sa pagkababae ko. Dahilan para mawala ako sa tamang wisyo. Kaya hinayaan ko ito at pinalaya ang kagustuhan ng katawan ko na maramdaman ang ligayang hatid nito sa unang pagkakataon. Impit na napasigaw ako na umatakis sa akin ang bultahin ng init sa katawan ko. Matapos maramdaman ko ang kakaibang kiliti sa pagkababae ko. Kasabay ng madiin na pagdiin ni Joaquin ng ibabang bahagi ng katawan ko sa likuran ko. Ang pagragasa ng kung ano sa bahaging hawak nito matapos pumutok mula sa puson ko. Napapikit ako sa epekto noon dahil nasa tuktok pa ako ng kung ano at tila tinatangay ang katawan ko. Hindi ako tanga para hindi ko malaman na ito ang unang orgasm na lumabas sa akin sa tanang buhay ko. Lahat na lang ng una ay naranasan ko sa kamay ni Joaquin, na ngayon ay pabilis ng pabilis ang ginagawa sa gitnang hita ko matapos ipitin doon ang bagay na tumutusok doon. Isang malakas na ungol ang kumawala rito, sabay ang mariin na pagsiksik ng mukha sa liig ko habang humihingal ito. I didn't know that dry humping like this will be very exciting to do with you, sabi nito. Hindi ko alam kung anong dry humping ang pinagsasabi niya dahil ayaw kong isipin ang bagay na yon. Bukod kasi sa namamasa ang perlas ko dahil sa kung ano ang lumabas sa akin ay malakit din ang katas na sumabog sa mga hita ko mula kay Joaquin. Hinayaan lang kasi nitong kumalat sa mga hita ko ang katas na nagmula sa kanya at hindi man lang nag-abala na hilahin ang kumot at doon iputok at pakawalan. Tulad ko rin siya na panay ang taas baba ng dibdib, kaya hindi muna ako kumawala mula sa pagkakayakap nito. Pagkaramdam ko kasi ay wala akong lakas matapos ang ginawa namin. Kahit kinutulang pala ay nakakaubos na ng lakas. Alam ko na kung nakatayo pa ako sa mga oras na ito ay baka sa sahig na ako nakahiga ngayon. Tell me, Caroline, bakit iniwan mo si Kala? Biglang tanong nito habang hindi pa inaalis sa batok ko ang pagkakasubsob ng mukha nito. Ramdam ko kung paano niya amoy-amoyin ang batok ko. Answer me, Caroline. Hindi ko alam ang tungkol sa nasabi mo dahil kahit ilang ulit na tanong mo sa akin, ang bagay na yan ay wala akong masasagot sa iyo since hindi ko pa nakilala at nakatagpo ang kapatid mo. Mahinang sagot ko. Hanggang ngayon ba naman, Caroline, ay nagsisinungaling ka pa rin sa akin? Simple lang naman ang gusto ko ang sagutin mo ang mga tanong ko at sabihin mo sa akin ang totoo. Mariin na sabi nito. Pakiramdam ko ay bumalik na ang dating Joaquin na malimit ay nakakaharap ko. Ibang-iba na siya sa Joaquin na kulang na lang ay nakaniig ko kung hindi ko pinigilan ito. Answer me, Caroline! Matigas na sabi nito. Hindi ko alam kung bakit bigla nagbago ang pagkikitungo niya sa akin. Pero hindi na ako magtataka dahil typical na ugali nito ni Joaquin. Wala akong sasagutin dahil wala rin naman akong dapat sabihin. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin at sagot sa mga tanong mo. Narinig ko ang malakas na pagbuntong hininga nito kasabay ng paggalaw ng kama matapos bumangon ito at umalis sa likuran ko. Ramdam ko ang mainit na tingin nito sa likuran ko, pero hindi ko magawang hilahin ang kumot sa ilalim ko
lalo na't alam ko na umaagos sa mga hita ko ang katas na nanggaling dito. Wala akong magawa kundi ang mamaluktot at pinagdikit ko ang mga hita ko. Wala na akong pakialam sa lalaking kasama ko dahil ang bigat ng nararamdaman ko sa dibdib ko. Bakit pa kasi nayaan ko na humantong kami sa ganito? Ano bang inaasahan ko mula kay Joaquin? Alam ko naman na hindi na siya magbabago at kahit kailan ay masama ang tingin niya sa akin. Siguro nga sa pagkakataon na ito ay mababang uri ng babae ang iniwan ko sa kanya matapos ang tagpong ginawa namin dito sa loob ng silid sa ibabaw ng kama ko. Hinayaan kong tumulo ang luhang namuo sa mga mata ko dahil kahit anong pigil ko ay kusang bumagsak ito sa pisngi ko. Ito na siguro ang sinasabi niyang parusa sa akin dahil nawalan ako ng mukhang ihaharap dito matapos na makita ang lahat sa akin. Kaya niya nga pala ako pinakain kanina dahil sabi niya ay kailangan ko ng lakas. Tama siya dahil heto nga ako nanghihina dahil sa ginawa niya. Walang silbi ang pagkain ng kinain ko dahil kinuha at inubos ni Joaquin ang lakas ko. Mabuti na rin na hindi ko siya hinayaan na makuha ang pagkababae ko. Dahil baka sa mga oras na ito ay nagbubunyi na ito at pinagtatawanan na ako. Ang sakit, ang bigat sa dibdib. Nakakaiyak at wala akong magawa kundi i-endure ang lahat ng ito. Kasalanan ko naman kasi kung bakit ba naman kasi ang tanga ko at hinayaan siya at nagpadala na sa tukso. Tama lang na pinigilan ko ang sarili ko dahil heto ako nagsisisi matapos ang ginawa namin ni Joaquin. Naramdaman ko na lang na nagbukas sara ang pintuan ng silid ko. Tanda na lumabas na si Joaquin dito. Sa tuloy ang pagkawala nito sa silid ko ay pinalaya ko ang sakit at bigat na nasa dibdib ko. Tulad ng dati, tayo ang apat na sulok ng silid na kinaroroonan ko ang maging saksi kung paano ako masaktan at umiyak ng dahil kay Joaquin. Ang sakit lang na wala akong magawa at hayaan siyang tatuhin ako ng ganito. Gustuhin ko man tanungin siya kung bakit ako ang sinisisi niya ay wala akong lakas ng loob dahil sa totoo lang ay takot ako sa ugaling makita ko. Alam ko na matindi ang galit ni Joaquin sa akin at para itong apoy na magningas oras na binuksan ko ang usapan tungkol dito. Hindi ko na isusugal ang kaligtasan ko para alamin ang bagay na imposibleng sabihin niya sa akin. Sa loob ng halos 2 buwan ay nakita ko kung gaano kaikli ang pasensya nito. Hindi ako nagbabaka sakali na kausapin siya tungkol doon dahil alam ko na ikakapahamak ko lang yon. Kung sana ay kaya kong patunayan na hindi ako si Caroline na sinasabi niya ay ginawa ko na. Sikala na lang talaga ang pag-asa ko. Sana ay magising na siya para malinawan ang kapatid niya. Dahil alam ko na hindi ako makakalaya dito hanggang hindi ko napapatunayan dito na hindi ako ang taong sinisisi niya. Hindi ko alam kung nasaan si Caroline o kung sino man siya at bakit kamukha ko daw siya. Aasa na lang ako na darating ang araw na makakalaya ko rito at matatapos ang lahat ng ito. Sana kapag dumating ang araw na yon, ay maharap ko si Joaquin na nakataas ang noo at ipamukha ang pagkakamali na ginawa niya sa akin.